Hello mga kachiripit! Narito pong muli sa Madam Chair para po pagpatuloy po natin ang ating pagbibigay kaalaman sa inyo sa paggawa ng breadcrumbs at saka ng croutons sa mga retaso ng tinapay. At gagawa na rin po tayo ng isang salad dish. Tara! Samahan niyo po ako. Ang gagawin lang po natin is, slice po natin yung pinaka-edge. Huwag po natin itatapon kasi mayroon po tayong paggagamitan yan. Di po ba sabi ko huwag nyo pong itatapon ang itong mga retaso? Gagawin po natin itong croutons. Slice lang po natin. Tapos, i-drizzle po natin siya ng olive oil. Yan. Gamitin na po natin ang ating kamay. Siguraduhin lang po natin if we use our hand. Mag-sanitizer po tayo. Maghugas po tayo. Yan. I-scatter lang po natin ito. Tapos, ilalagay po natin sa oven to make it crunchy. Yan. Pag ito po nagawa ng croutons, pwede po nating ilagay sa salad. Pwede rin pong pang-snacking pag tayo ay medyo nagugutom. Pwede po natin siyang gawing breadcrumbs. So, mamaya po kung ano ipapakita ko po sa inyo how to make it. Habang nakalagay po ang ating bread, ilagay na rin po natin ito sa baba para hindi po waste of heat. Yan. Then wait for a while. Double purpose, one time. Ito na po ang croutons natin na ginawa. Ito po yung ating pinili na mga good quality kapag tayo po ay nagsalad. Ilagay lang po natin sa Ziploc. O aabot po ito ng hanggang 1 week. Ang crunchiness po niya. So, isealed lang po natin ng maayos. Yan. Kapag wala po kayong machine na pwedeng gamitin po para sa paggawa natin ng breadcrumbs, ganito lang po ang ating gawin. Lagay muna natin siya dyan. Tapos, i-rolling po natin. Ang ingredient po natin ay litos. Ito po, ganito siya. Hiwain lang po natin ng bite size. Then, set aside natin. Meron din po tayo na sweet peas. Yeah, slice lang natin ng half. Then, tomato, slice din po natin ng half. In one person lang po ito. Tapos, meron din po tayo na horseradish. Slice lang po din natin ng thin slice. Yan. Depende po sa inyo kung gaano karami ang ilalagay niyo po. Ano po? And then, meron po tayong half carrot. Nabalata na po natin ito, nahugasan. Atin lang pong gaganito na rin. Ito po yung ating peeler. Yung pang ano po natin ng mga balat. Yan. Meron na po tayong pang salad. Atin na pong ilagay sa plate. Kunti lagyan lang po natin ng decoration para po magandang tingnan yan. Paghaluin po natin yan. Maghugas po kayong mabuti ng kamay if you do like this. Okay? Just put it there.
i-side po natin ang tomato. Ayan. Then put some more. Sayang. Ayan po. At nag-boil po tayo ng isang egg. Ilagay po natin sa center yung egg. Half boil lang po ito para po pag piniak natin ng ganyan. Yan. And then, ilalagay po natin ang ating pinaka-meat. Ilagay po natin ang croutons. Yan po yung ginawa natin croutons sa ating leftover na bread. Nung gumawa po tayo ng French toast. Yan, ilagay na po natin. And then, yung meat po natin, kinisilang po natin ito. Stir fry po natin sa toyo, paminta, asin, at saka bawang. Ito pa ay beef na in-slice po natin ng pino. Yan, meron na po tayo na pang lunch. Pwede pong lunch, pwede rin pong pang-dinner natin. Yan, napakadali lang po. Very simple, healthy, and nutritious. Ito po ang gagawin natin. Gagawa lang po tayo ng balsamic dressing para po sa ating salad. Ito po ay balsamic vinegar. Pwede pong pressed vinegar o yung simple na vinegar. Magano po tayo ng 2 teaspoon. And then, olive oil. Yan. 2 teaspoon din po. Lagyan po natin ng paminta o black pepper. And a little bit salt. And then atin lang pong para po mag-combine po ang kanilang lasa. This is a very simple dressing po ng mga salad. Maybe on the next vlog po natin, different kind of dressing po para sa mga salad. In different salad po. So, ilagay na po natin. Freezer lang po natin sa ating salad. Yan. Our salad is ready na po. Pwede na po natin itong kainin para po sa ating good appetite. Nutritious and delicious. O di po ba, kaya-kaya nyong gawin? It's so yummy and delicious po. Yan. Pwede po nyong mas half cook pa po ang egg dito. Yung nagrarani po siya, mas okay. Pero kanina po natin na-boil ang egg, kaya medyo na over sa half cook. Ano po? So this is our nutritious and delicious salad with beef. Sana po ay naibigan niyo po ang muling pagbibigay kaalaman ni Madam Chair sa atin pong mga kapwa-OFW at mga Pilipino at mga sambahayang wala pong time para po sa matagalang paghahanda na masustansya naman po para sa ating sarili o sa ating pamilya. Kaya follow po the instruction below. Thank you po and God bless. Sana po ay muli sa susunod natin vlog. At sana rin po, huwag niyo pong kalimutang i-share, i-like, mag-comment din po kayo kung ano po ang gusto nyong mga recipe po natin na lulutuin o gagawing vlog po. And don't forget to hit the notification bell para po sa mga upcoming videos ng Madam Chair Channel. God bless you all and today, happy appetite!